Assalamualaikum guys, magandang araw sa ating lahat. Kamusta po kayo? For today's video, isi-share ko po sa inyo yung lulutuin ko today. Kasi yung husband ko nag-request siya ng baked chicken, yung sa oven. Simple lang siya guys. Papakita ko sa inyo kung paano ko siya lulutuin. Pasensya na sa anak ko maingay. Ayun guys, just keep on watching! So guys, simulan na po natin yung ating baked chicken. So ito, yung chicken. Ang ingredients natin is chicken. Tapos, lalagyan ko siya ng potato guys. Pero yung potato, optional lang siya. Pwede kayong hindi maglagay. Pero gusto ko lang kasi siyang ilagay sa base ng chicken, sa ilalim ng chicken. So ang condiments natin ay ito, garlic. Yung garlic, isang buong garlic po yan. Chinap ko po siya ng maliliit. Tapos yung onion, isang buong onion. Medium size po yan. Thinly sliced. Tapos yung lemon. Ito lang po yung gagamitin ko. Yung kalahati ng lemon, malaki siya. Tapos bali 1/4 ng lemon. Ganun lang yan. Tapos, ito, chili paste. Tomato paste. Yung chili paste, siguro 1 tablespoon. Tapos, yung tomato paste, nasa mga 1.5 tablespoon. Tapos, olive oil. 2 tablespoon po yung olive oil. Tapos, salt to taste. Black pepper to taste. Tapos, ayan, magsisimula na tayo, guys. Ang gagawin ko lang is, ilalagay ko lang yung manok dito. Lipat ko dito. Tapos, lagyan natin lahat ng condiments. Lagyan natin yung garlic. Pati yung onion. Tapos, lagay natin yung salt. Yung salt pala guys, 1.5 3/4 teaspoon po yung salt na nilagay. Tapos, etong black pepper, 1/2 teaspoon lang po yan. Tapos yung chili paste, yung tomato paste. Tapos yung olive oil. Yung olive oil, 2 tablespoon po yung lagay ko guys. Tapos yung lemon, yung juice lang niya, yung katas niya lang ibutunin natin. Gusto niyo lang mas maasim, dagdagan niyo. Nasa sa inyo na po yun. So, ayan guys, nalagay ko na lahat ng condiments. Kung gusto niyo pala ng mas maanghang siya, pwede kayo magdagdag ng chili paste. Magalaw ba yung video? Naaalog kasi yung table. Ayan. Tapos, pagkatapos nyo siyang i-marinate, guys, pagpahingahin nyo muna ng mga at least 1 hour bago nyo siya ilagay sa oven para manuot yung mas matagal nyo siyang i-marinate, mas manunuot yung lasa.
favorite kasi ng asawa ko to, guys. Kaya, request niya. So, guys, yung patatas na ilagay ko na siya dito sa base, hindi ko na siya minarinate kasi tawag dito. Yung juice nung ano at saka yung lasa ng chicken pupunta din yung asawa ko minsan sa optional lang po yung potato, guys. Hindi na nilalagyan sa potato lang po yung garlic lang. Maraming garlic. Slice ko lang siya. Yung garlic pala, guys, isang buong garlic yun. Tapos, guys, ilalagyan ko lang siya ng kalimutan niya. Yung chicken pala, guys, yung isang buong chicken na 1,200 gram. Tinanggal ko lang yung ano, kalahating breast. No, 3/4 ng breast. Kasi yung breast, 1/4 lang yung kinuha ko. Tapos, hindi ko sinama yung iba. Kasi hindi rin naman, hindi na naman mauubos, guys. Ayan. Nalagay lang siyang ganyan. Ganyan. Tapos, yung mga tapos, bago natin isalang sa oven, guys, maglalagay tayo ng cold water. Siguro mga 1/2 glass ng cold water para lang hindi siya masunog sa ilalim. Tapos, yun lang, guys. Ganun lang siya kasimple. Simple-simple lang yung marination niya. Papakita ko sa inyo mamaya kung ano magiging resulta niya. Tapos, guys, bago mo siya isalang, pakpan niyo siya ng aluminum. So, guys, lalagyan ko na ng tubig yung ating chicken. Baka pakpan niyo siya ng aluminum foil. Para hindi na siya masunog. Saka hayaan niyo siyang kumulo. Diba, lalagyan natin siya ng sa lahating baso ng tubig. Tapos, para lumandog ang chicken, huwag niyo siyang buksan. Siguro after mga mauubos din naman yung tubig niya, guys. Pwede yung tanggalin na yung ano. Tanggalin na yung para lang 20 minutes nung pagkalagay sa oven. Tatanggalin niyo na yung foil na cover niya para magiging brown yung ating chicken saka magiging crispy yung ibabaw niya. So, ganun lang kasimple, guys.